sayang na sayang. Hindi naman po natin pinagmamalaki. Marami pong blessings dyan, marami promotion, marami position dyan. Pero mabababa lang po yan. Parang ganito, para maunawaan ninyo ako. Pag ikaw ay hindi ka college graduate, hindi ka PMA graduate, matanda ka na sa serbisyo bilang sundalo, ang pinakamataas mong rango ay ano? Master Sergeant. Yes! Hindi naman natin sila minamaliit, pero hanggang doon lang talaga sila sa Master Sergeant. Kasi hindi sila nakagraduate ng PMA, hindi sila nakagraduate ng kolehiyo. No. Mga sundalo sila, na matay-matay sila, Master Sergeant lang sila. Tapos, pag sinisig-retire, ang kanilang rango, second lieutenant. Pero pag ikaw ay graduate ng college, pag ikaw ay graduate ng PMA, PMA year ka, pagpasok mo bilang sundalo, second lieutenant ka na agad. Hindi ka dumaan sa pagiging sergeant. Hello! At time will come, pataas ang rango mo. Second lieutenant, first lieutenant, captain, major, light colonel, colonel, general, pataas ka na ng pataas hanggang maging four-star general ka na, hanggang maging chief of staff ka na. Nakikinig po ba tayo? Opo! Maraming alok po dyan ng mga promosyon sa palimaligid. Pero hanggang master sergeant na po yun, may tao pa po ba rito? Eh samantalang po, sa atin po, ay hindi po hanggang Master Sergeant, hanggang, huwag na 5 star, hanggang 4 star general po ito. Amen? Amen po ba? Amen! Palakpakan natin si Lord! And this is very, very true. Ako ay isang pastor na hindi na nga nagsusuklay. Totoo. Basta tubay na lang yung gupit ko o gupit binata yung gupit ko, bahala na yun. Nakaganon lang yan. Nakaganon lang yung buho ko. Naka-polo. Polong Santana. Kung ano-ano polong mamamurahin. And the Lord told me, anak, magpalit ka ng damit. Magpalit ka ng kasuotan. Magsuklay ka na. Mag-jail ka. Magpalit na. May tao pa buho rito. You know, it's hard to understand the ways of God. Napakahirap manawain ng Diyos. Bakit kinakailangan magsuot ako ng ganito? And one time, listen very carefully, isang taga Makati, nagkatrabaho sa Camp Aguinaldo o Fort Bonifacio, hindi ko alam kung saan nagkatrabaho, hindi ko na maalala, nakapakinig ng mensahe ko sa radyo. Nakikinig po ba tayo? Nakapakinig ng mensahe ko sa radyo. At ako ay kinonta. At ang sabi sa akin, Pastor, pwede po ba kayong magsalita sa mga sundalo? Alam mo, nung ako'y umuo, mula sa, ang tanong sa akin, Pastor, saan ka po susunduin? Kung saan ako magpapasundo, doon ako susunduin. At sabi ko, sige, sa church na lang ako sunduin. And I was shocked. Alam mo, ang sumundo sa akin, isang batalyon na sundalo na full battle gear. Yes! Isang batalyon na sundalo sumundo sa akin na full battle gear. This is a true story. At mabuti na lang po ang suot ko, Amerikana. Hindi mo murahin pa rin. Amen! Kalakpakan natin si Lord. And I was shocked. Pagdating ko ng Bonifacio o ng Aguinaldo, ang layo pa lang, merong mikropono tumataginting. Reverend Ricardo de Carillo will come to share with us. Nagulat ako, nasyak ako. Ang layo mo lang, mini-welcome na ako. Mabuti na lang, pagbaba ko ng truck ng sundalo ng bodyguards ko, dami na full battle gear. As in full battle gear. Alam mo yung escort ko, kapitan, captain. In-escortan ako. Mabuti
yun eh. Again, isang babae, napadaan siya sa mall, nakakita siya ng sale. Ano yung sale na to? Wedding gown. Wow! And listen very carefully, single ladies. Nakita niya yung gown. Sale! Sabi ng Lord, mura oh. Sukat sa iyo yan, bilhin mo na. Nanginig siya! Panginoon! Wala pa pong boyfriend. Sabi niya! Ati, it's true! Wala, it's true ah! Wala pa pong boyfriend. Ni manliligaw nga, wala pa eh, sabi niya. Ni magpaparamdam nga, wala pa eh, sabi niya. Pero mabigat talaga ang impresyon ng Lord. Mabigat talaga ang impresyon ni Lord. Bilin mo, sayang, sale. Pinasok na ngayon, sinukat na ngayon. Wah! Sukat na sukat talaga, parang kanya talaga. Sabi niya, actually Lord, kinausap si Lord, this is my dream gown. Dream gown niya pala yun. And you know, Lord, I have a dream wedding. Sabi niya. O, kita mo na sa love niya, Lord. Pakipot ka pa. Ngayon, pinili niya ngayon. Natanggapin ko rito. Tatamba ko lang ito rito. Pero tininistak niya, pero iningatin niya. At biglang-bigla, suddenly, kaya sabi sa ating link, may nakapansin ang kagandahan niya. At nang napansin yung kagandahan niya, niligawan siya. Nagulat siya. Lord! Siya na ba ang kaharap ko, ang magiging, siya na ba ang maghahatid sa akin sa altar para suotin yung wedding gown ko? Dream wedding gown ko para sa dream wedding ko? Sabi ni Lord, siya na nga. Isip? Amen? O, isipin mo? Pinili niya. Inistak na muna saglit. O. Kahit wala siyang kasintahan. At nagulat na lang siya. Biglang may dumiga sa kanya. Di ba? Ginawa siyang friend. Hindi lang sa FB siya ginawang friend. Ginawa siyang friend hanggang sa puso. Ginawa siyang girlfriend. At sila'y nagpakasal. Suot niya ang dream wedding gown na yun sa isang dream wedding. At sila'y naging friend forever. Alapakan natin si Lord. Habakuk chapter 2. Habakuk chapter 2. Verse 2. Then the Lord replied, you know, write, isulat mo, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. Pag sinabing isulat, isulat mo kasi baka makalimutan mo eh. Totoo, dapat isulat mo yan. Baka makalimutan mo eh. Write down the revelation and make it plain. Ibig sabihin ng plain, yung naiintindihan na unawaan mo. Ituloy natin ang pagbasa. Verse 3. For the revelation awaits an appointed time. Pakisabi, appointed time. Yung appointed time na iyan, iyan ang time ni Lord. Iyan ang time ni Lord. No? It speaks of the end, and it will not prove false. Surely it shall come to pass. Though it linger. Anong sabihin ng linger? Bagamat kung magkaminsan, nababalam. Pagkabag kung magkaminsan, naghihintay ka. Wait for it. Hintayin mo pa rin. It will certainly come and will not delay. Nagiginig po ba tayo? Sinulat mo, listen very carefully. Sinulat mo yung mga pangarap mo. Sinulat mo yung mga gusto mo, yung mga dream mo. Yung mga prophecy ni Lord, sinulat mo. Hinihintay mo yan. Maaaring tumagal yan. Pero pag dumating yan, biglang-bigla, suddenly. Amen? Naghihintay ka ng matagal. Pero pag dumating yan, biglang-bigla. Ano bang ibig kong tukuyin sa oras na ito? Simple lang.
ang pagliligtas ng Diyos, totoo yan. Ang lakad sa impyerno, totoo yan. Ang paghukom, totoo yan. Ang kanyang kailangan magbabalik, totoo yan. Ang Diyos nagpapagaling, nagpapala, nagbibless, nagpupurubot, nagpapasagana yan. No? Di ba, na, nung mga nakalipas na panahon, nakita ninyo kung saan-saan tayo nag-church, di ba? Para tayong mga Israelita, we are wandering from one place to another. Amen? Pero isang araw, magugulat ka, this is very, very true. Magkakaroon tayo ng sarili nating iglesia. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Matagal tayong naghintay. Pero bigla darating yan. Kaya ang nais ng Panginoon, don't give up. Huwag ang bibigay ng pag-asa sa pag-asa mo. Huwag ang aalis sa Panginoon, maglingkod ka, give your best. Unang Korinto, 15:51-52. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep o mamamatay, but we will all be changed. 52. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Pag sinabing in a flash, ang ibig sabihin niyan, suddenly, in a flash, in a twinkling of an eye, biglang-bigla, pinipreach natin ang second coming of Christ, ang rapture of the church, yung first part ng second coming of Christ. Pero, parang wala. Pero isang araw, mangyayari yan. Pag nangyari ang second coming of Christ, ang rapture of the church, ito mangyayari. Tayong mga narito, biglang-bigla mawawala. Biglang-bigla, bibigyan tayo ng katawang panglangit. Aakat dito yung security guard ng Anson. Nasaan pa itong matagaling na Jesus Fellowship? Hindi pinatay yung electric pan. Hindi pinatay yung ilaw. Nasaan na ba sila? Iniwanan yung mga gamit nila. Nasaan na ba yung mga tagaling na Jesus Fellowship? Bakit gumagana ang computer? Bakit gumagana yung slide? Tapos nabasahin na si security guard. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, binabasa niya. Yung pala rapture na pala yung binabasa niya. Nakikinig pa ba tayo? Nataka siya. Amen. Tapos bigla siya may makikita. Hindi ko alam kung nakaupo. Kung sa likod, sa gitna, o sa likuran, o nasa CR. Patay mo ka, di ba nakakingdam ka? Nasaan yung mga kasama mo? Sasabihin na siguro ni Carl, hindi ko alam kung siya nakaupo. Kung sa likuran, hindi ko alam. Kung sa gilid, o sa harap, o ano ginagawa mo rito? Hindi ko nga rin pumalaman eh. Bakit biglang nawala yung poging pastor namin eh. Kanina pa lang sumisigaw pa yun eh. Bakit biglang nawala na lang. Nakita ko na lang yung Amerikana niya, bumagsak. Kasi mga katabi ko, biglang nangawala na lang. Kanina nga yung katabi ko, kausap ko pa yun eh. Ang sabi ko sa kanya, gets mo? Ngayon wala na siya. Hindi ko rin maintindihan eh. Hello. Ganyan ang kamatayan, ganyan ang pabuhukong, ganyan ang second coming ni Christ, ganyan ang rapture of the church. Naghihintay ka na para walang inaasahan, maghintay ka lang sa nadarating yan. Amen? At kung magkamis ang panalangin ka ng panalangin sa Panginoon para hindi dumarating, Lord, hanggang kailan bago magkakaroon ng established na trabaho? Lord, hanggang kailan bago makakaangat sa buhay na ito na napakababa? Lord, kailan ba magbabalik loob ang aking mga mahal sa buhay sa iyo, nagpapakaligaligan, nagpapakalislis ng landas? O Panginoon, Panginoon, kailan mangyayari ang aking mga prayer requests? At ang sabing ganoon sa ating team, Asher, sa ating team, at ang sabing ganoon, wait for the Lord and keep His way. Yung team na lang natin, yung team entitled, wait for the Lord and keep His way. Huwag kang aalis sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos mo. Lalo na po ngayon, ito ang panahon ngayon na ang promosyon na ibinibigay ng Diyos sa mga tunay na Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Malapit na kasing dumating si Kristo Jesus. Kailan pa niya ibibigay sa atin ang pagpapala? Kailan niya pa tayo i-bless? Kailan niya tayo i-promote? Kailan niya para sagutin ang ating mga panalangin? Malapit na po siya dumating. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano noon, magpatuloy ka.
At hanggang ngayon, Christian, nakahanggang sa iyong kamatayan na sa second coming. At kung sakaling may pinapag-pray ka na parang wala pang dumarating, huwag kang aalis sa Panginoon. Darating yan. Amen? Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Yumuko tayo tumigil. Praise the Lord. Hallelujah. Yumuko tayo tumigil. Everybody eyes closed. Yes, Lord. Yumuko lamang tayo tumigil. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Hallelujah. We bow down and worship you. Oh Lord, your love is true. Cause we can all Jesus. At ang kamay na ito ni Jesus, siya rin kamay ng Holy Spirit, siya rin kamay ng Ama,
tayo. Hindi kang magwawagi dahil magaling ka. Magwawagi ka dahil merong Diyos na sobrang galing na hindi tayo iniiwanan ni pinababayaan man. Kaya sa lahat ng mga tumakas, umalis, lumayas, lumayo sa Panginoon, bumalik kayong lahat. At sa inyong pagbabalik loob ngayon sa Panginoon, ipautin nyo na at ibigin nyo ng the best para sa Panginoon. At tayo namang nanatili sa Kanya at naranasan ng kabutihan ng Diyos, hinahamon ko kayong lahat, ibigay natin mas lalo pa ang the best para sa Panginoon. Hallelujah. Yes, oh, we trust in you. Receive your healing now. Pag dumarating ang monthly period mo na hirapan, receive your healing.
At meron din ako nararamdaman sa oras na ito. Hindi ko alam kung bakit meron ang panghihina, pagluluwal at pagkahilo. The Lord is healing you now in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At sa oras na ito, hindi na po kailangan pa isa-isahin pa ang karamdaman. Napakarami yan. Claim your healing now. Possess your healing now. Lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nanonood, for you have a friend in Jesus. May kaibigan ka kay Jesus. At ano man ang prayer mo para sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, para sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, pag-aabroad ka mo, muhay sa abroad. Ano man ang prayer request mo o para sa iyong